Hello mga ka-showbiz lookout, samahan niyo po muli ako sa ating update. At ayan nga po, ganito nga po hinangaan si Miss Catherine Bernardo kung gaano siya kagaling sa pagiging actress niya. Ayan nga po ay ang The House of Us, to portray Joy. Ito nga po ang sinabi ni Fred Hosson, ABS-CBN Entertainment. Catherine Bernardo again worked with the same intensity of acting which won her the Best Actress Award last year for The House of Us to portray Joy. Ayan nga po, no? Balikan po natin. Ayan nga po, sinabi nga po ni Fred Hosson na grabe ang intensity ng acting ni Catherine Bernardo. Kaya naman naging Best Actress din po siya sa The House of Us. Kasama niya nga po doon ang kanyang boyfriend, kasintahan na si Daniel Padilla. At ito pa nga po ang isa, no, si Ro Manalo, Cosmo.ph. This made me see Catherine in a new light. In this film, she proves yet again that she is a credible and competent actress. Well, let me tell you, there is no trace of pabebe here. She was believable and real as Joy. She didn't just portray Joy, she was Joy. Direct Cathy's intense methods of prepping cut definitely paid off. She was also stunning even sans makeup. Ayan nga po, at pinatunayan po ni Rome Manalo na talagang si Catherine Bernardo po ay talagang mismong yung pagiging Joy, ano, nakita talaga ng mga nanood kung ano yung kanyang gustong ipakita, kung sino ba si Joy. Kaya naman, hindi pa hanggang ngayon, ano, talagang umaani si Miss Catherine Bernardo ng award dito po sa Hello Love Goodbye. At yan nga po ang sumunod, no, si Carl Carrion, The Real Talk, PH. Acting wise, there's no denying that Catherine Bernardo will pull this through. In fact, this film not only proved her capabilities as an effective female love interest, but also as a solo actress, able to showcase growth and maturity with the aid of Cathy Molina's seasoned directorial style. Personally, I thought it was Catherine's best movie performance to date. Ayan nga po si Sir Carl Carrion, The Real Talk PH. Ayan, sa mga nagsabi po, no, na iba-iba po yung kanilang pagkakakilala bilang best actress kay Catherine Bernardo. Kaya naman, makikita na talagang sa isang pagkain, ano, makikita na kumpleto, no, yung pagiging actress ni Miss Catherine Bernardo. At yan nga po si Sir Alvin Giao Santos, bliss.ph. Catherine Bernardo took adulting like an adult quite seriously and has grown leaps and bounds in this role. She had bloomed into a grown woman and looked even more beautiful in this movie. She's an acting wonder and a superstar. Ayan nga po. Iba-iba pong mga tao ito ang naging comment o naging pahayag nila about sa pag-acting ni Miss Catherine Bernardo dito nga po sa Hello Love Goodbye. At syempre marami pong naging movie, teleserye itong si Catherine na talaga namang sinubaybayan, at makikita na talagang nakita nila kung paano nag-grow, nag-matured itong si Miss Catherine Bernardo, at sinabi nga rin nila na lalong gumaganda itong si Catherine na ngayon nga po ay talagang nagbo-bloom siya, no? Sabi dito, bloom into a grown woman and look even more beautiful in this movie. Ayan nga po, mas gumanda nga itong si Catherine, kumbaga mas lalong nagdagdagan ang kanyang kagandahan sa movie na ito. Dahil nga syempre, lalo siyang nagmamatured, no? Yung puso at isip niya. And then, sa dami na naranasan ni Catherine mula nung pagkabata siya, sa mga acting niya, no? Eh,
nakikita niya doon, lalo sa mga nakakasama niya na talaga mga batikan na rin artista, na talaga nakikita niya kung paano sila umarte and the willing siya na matuto. So, pati dun sa magagaling na director niya, nakakasama niya, kumbaga nandoon yung talagang nape-pressure siya, pero ipinapakita pa rin niya yung the best niya. Kumbaga talagang nandun yung pagpupursige niya para mapakita talaga kung ano ba dapat yung i-portray niya bilang isang joy. At yan nga po, isa pang sinabi ni Wango Galaga, Click the City. Catherine is best. Joe alone. She gives a solid performance as she portrays Joy's determination through the exhaustion and frustration her character feels. But when the love story truly begins, there is a shine that comes out. Ayan nga, no, sa kabila nga nung determinasyon and kumbaga yung frustration ng character na bilang OFW, syempre maraming pagsubok, maraming frustration na nangyari. Pero no, yun nga, nung dumating na yung love story na nung pelikula na to, sinabi nga na talaga makikita, no, yung pagkakaiba. So, ayan po ang ating natapos na balitaan tungkol po sa mga komento ng ating mga mauhusay, no, na nakakita kung gaano kagaling itong si Miss Catherine Bernardo sa pagiging actress niya. Ayan, salamat po muli sa inyong pagtutok sa ating Showbiz Lookout. Please, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Photos always credit to the rightful owner. Maraming salamat po.